Magandang araw sa inyo, it's another tutorial for Circuit Analysis 2 at ang topic natin ngayon ay Resonance. So ano ba ang Resonance? Ang Resonance, ito ay ang kalagayan o sitwasyon ng isang electrical circuit kapag ang frequency ng capacitive at inductive reactances ay pantay sa laki. So may dalawang klase ng Resonance Circuit, ito ay series at parallel. Sa isang series circuit, merong maximum alternating current, habang sa isang parallel circuit naman, merong minimum na alternating current. So, yung unang tatalakayan natin ay series resonance circuit. Ang resonance ng isang series RLC circuit ay nangyayari kapag ang inductive at capacitive reactances ay pantay sa laki. Pero, nakakancel out ang bawat isa dahil ang layo ng phase angle nito ay 180 degree. So, ang binibigay nitong sharpness na signal na minimum impedance ay nakakatulong sa pag-tune ng mga signal application. Ang sharpness ng minimum impedance ay depende sa laki ng resistance at nailalarawan nito sa pamamagitan ng quality factor ng circuit. Okay? So, this is a sample ng series RLC circuit natin. So, sa mga computation, isinasama yung mga internal resistances. Okay? So, katulad nito, yung internal resistance ng baterya, okay, ng input voltage mo ay kasama, and then you have an internal resistance ng inductor. So, yung RD, yan yung resistor na kasama dito sa RLC mo. Okay? So, mamaya, pag-aaralan natin kung paano hinahanap yung mga frequency level na yon para mag-equal itong L at saka C mo, para ma-achieve natin yung in-phase na signal wherein magiging resistive yung buong circuit para maging resonant yung circuit na yon. Okay? So, these are the formula that you're going to use sa series resonance circuit. So, in order for us to get the total resistance, that is equal to R is equal to RS plus RD plus RL. Si RL, that is the internal resistance ng inductor mo. Si RS naman ay internal resistance ng baterya. At si RD, yan yung resistor na kasama sa RLC circuit mo. Okay? So, in order for us na maging resonant yung circuit sa RLC mo, sa series RLC mo, dapat ang total impedance mo ay equal sa R mo. Magiging resistive siya dahil ang X sub L mo at saka X sub C mo ay equal. So, makakancel out siya dun sa computation dahil ang frequency level ng dalawang variable na to ay parehas. Okay? So, the angular frequency, that is your omega, kaya may sub S yun kasi series. Okay? So, W sub S is equal to 1 over square root ng LC. Okay? So, si F sub S, that is the series resonant frequency. This is the frequency na kailangan mo para itong X sub L mo at saka X sub C mo ay mag-equal. Okay? So, ang F sub S mo is equal to 1 over 2 pi square root ng LC. Okay? So, dahil ang X sub L mo is equal to X sub C mo, definitely the voltage across dun sa dalawang component na yon ay equal. Okay? So, the voltage across kay inductor is equal to the voltage across kay capacitor. So, since dahil ang impedance mo ay equal sa R, the circuit is resistive. So, ibig sabihin, kung resistive ang circuit mo, the power factor is equal to 1. Naka-unity power factor siya. Okay? So, this is the phasor diagram kapag sa mga voltahe. So, yung E mo, okay, nasa x-axis kasi real part yon. Tapos, ang B sub L mo ay pataas kasi 90 degree ang daladalang angle nun. Tapos, ang B sub C mo naman pababa dahil ang daladalang angle niya ay negative 90. Okay? Now, this is the graph para sa phasor diagram ng power para sa series resonant circuit mo. So, si real power nasa x-axis dahil yun yung real part. Okay, ito yung P mo. And then, yung Q sub L mo at saka Q sub C mo. Ang Q sub L mo ay positive ang power kaya pataas siya. So, ang Q sub C mo naman ay pababa kasi negative yung power niya doon.
So si S ay magiging equal kay P dahil sabi natin purely resistive ang circuit mo kapag nakuha mo na yung resonant frequency nitong circuito na ito. So that means the apparent power is equal to the real power. Okay? So this will be the phasor diagram para sa power. Okay? Now let us discuss quality factor. Ang quality factor siya ang nag-define kung gaano ka-sharp yung resonance, yung signal. So parang siya rin ang nagsasabi, kapag masyadong steep yung signal mo, ganun din kabilis mag-decay yung energy dun sa circuito na yon. Parang ang quality factor is like this. Let us say you have a graph like this. Okay. So ang Q mo, siya ang nagsasabi kung gaano ka-steep yung magiging signal mo. So kapag mababa ang Q mo, ibig sabihin ang signal mo masyadong malapad. So kapag mataas naman ang Q mo, ang signal mo ay magiging stiff. Okay? So ang nagsasabi nung signal na yun ay itong quality factor na ito. So kapag, kung mapapansin mo, kapag very stiff or very narrow yung signal mo, ganun din kabilis, kung gaano siya kabilis mag-rise, ganun din kabilis ang pag-decay nung energy na yun. Pag naman mababa ang Q mo, mabagal din ang pag-angat ng energy niya, ganun din ang pag-decay ng energy niya. Okay? So may mga effect kung ano dyan sa magandang sa signal na yan ang pwedeng ma-achieve, depende dun sa kalagayan ng sirkitong ina-apply mo. Kasi bawat signal ay may epekto. So kasi kapag very stiff yung signal mo, mataas ang impedance mo dito. Okay? So sa parallel resonance circuit, kapag very stiff ang signal mo, mataas ang impedance. Pero kapag sa series resonance naman, pag very stiff naman ang signal mo, mababa ang impedance mo. Okay? So kapag malapad sa series, mataas ang impedance. Pero kapag naman sa parallel, kapag mababa ang signal, malapad yung signal mo, mababa din ang impedance niya. Sa series, baliktad. Kapag mababa ang signal mo, mataas ang impedance mo. Pag very stiff naman, maliit ang impedance mo. Okay, so ang nagsasabi kung gaano ka-stiff o gaano ka-sharp yung signal mo ay si quality factor. Okay, so ingat kayo dito kasi ang letter Q ay ginagamit nating symbol para sa power, which is the reactive power. Dito sa topic ng resonance, ang Q natin ay quality factor. Okay, so these are the formula that you're going to use sa series resonance circuit kapag gusto mong compute yung quality factor. Okay, so ang quality factor in terms of power, that is reactive power over average power. Okay, so another formula, ang Q sub S mo is equal to X sub L over R, or that is equal to angular frequency times the inductor over the resistance. Okay, so ang Q coil, okay, that is the quality factor sa inductor mo, so that is equal to Q sub L. Okay, so that is equal to X sub L over internal resistance ng inductor mo. Okay, so si QS, that is the quality factor ng buong circuit, kaya Q sub S. Itong Q sub coil o Q sub L, ito yung quality factor para lang sa inductor mo. Okay, so ang Q sub S, another formula, is equal to 1 over R square root ng L over C. Okay, so the voltage across kay capacitor is equal to Q sub S times the voltage, and voltage across kay inductor, that is B sub L, is equal to Q sub S times ng the voltage. So dito, R is equal to the internal resistance ng inductor mo if you want to use this formula. Okay, that is the condition. Okay? Now, let us discuss say T versus frequency. Bali dito sa topic na to, pinapakita lang sa iyo paano kinocompute ang
impedance in terms as a function of frequency. So dito sa mga graph na nakikita mo, pag resistive ang signal na makikita mo ay ganito ang graph niya. Okay? Kapag X sub C naman in terms as a function of frequency, pag mababa ang frequency mo, mataas ang X sub C mo. So habang lumalaki yung frequency mo, lumiliit yung X sub C mo. So this is the graph para sa capacitive reactance mo. So kapag naman sa inductor, habang tumataas ang frequency mo, tumataas din ang X sub L mo, yung inductive reactance mo. So kapag incorporate mo yan, tatlo na yan, graph na yan, dahil yan ang nakikita mo sa series resonant RLC circuit mo. So ito yung kalalabasan ng circuit na yan, ay ng diagram na yan. Okay, so ito siya. So kukuhanin mo lang itong part na ito. Okay, so kung saan nag-intersect yan, yan yung frequency na series resonant frequency, wherein dyan sa intersection na yan, ang X sub L mo at saka X sub C mo ay equal. Okay, so nagiging resistive yung circuit mo. So yun yung si F sub C. So in order for you to get the total impedance, kahit saan dyan sa part ng graph na ito, ang formula na nasa function of frequency is A sub T time as a function of frequency is equal to the square root of R squared plus X sub L minus X sub C quantity squared. So nagpapalit lang yung value variable ng X sub C kung sino ang mas malaki sa kanila. So this is the same formula that we are using sa mga pag-compute ng mga impedances. Okay? So in order for us to get the phase angle na dala-dala ng impedance mo or the direction, the theta is equal to inverse tangent na X sub L minus X sub C over R or X sub C minus X sub L over R. Depende kung sino ang mas malaki sa kanila. Okay? Okay, let us discuss selectivity. Ang selectivity, that is the characteristic ng resonant network mo na related sa bandwidth ng resonant system. Okay? So, para maintindihan mo, ang selectivity, dalawa lang naman yan, high or low. If you select high, ibig sabihin, ang signal mo ay very stiff, matarik yung signal. Okay? At ang bandwidth mo ay maliit. So, kapag naman pinili mo ay low selectivity, ibig sabihin, malapad yung magiging signal mo at ang bandwidth mo ay malaki. Okay? So, ang selectivity, siya ang nagsasabi, ang nakadepende ang selectivity mo, depende dun sa value ng Q mo. Kasi kapag mataas ang Q mo, mataas din ang selectivity mo kasi magiging stiff yung signal mo. So kapag low naman ang selectivity mo, ibig sabihin yung quality factor mo ay mababa din kasi lalapad yung signal mo. Okay? So yung mga term na makikita mo dito sa mga definition in terms sa mga definitions niya ay yung band frequency, cutoff frequency or half power frequency. Lahat 'yon ay isa lang, pare-parehas lang. Ang band frequency, yun ay ito, okay, yan, that is the band frequency, si F1 at saka si F2. Siya ang, yung frequency na yan, ang nagko-correspond dun sa RMS value ng maximum current po. Okay? So, ang tawag mo dun sa lapad nung band frequency na yan, o cutoff frequency na yan, o half power frequency, ay bandwidth, okay? Yung lapad na yan. So, ito yan. Okay, yan. Kita natin. Yan. Mula dyan dun. Yung mula dun sa unang point ng band frequency mo at saka end point ng isa pang band frequency mo, ang tawag mo dun sa lapad na yun ay bandwidth. Okay? So, si F1 at saka si F2, ang tawag mo dun ay band frequency. Okay? Si Fs, that is the resonant frequency. Yun yung nasa pagitan ng band frequency mo or cutoff frequency mo o half power frequency mo. Okay? So, yun yung makikita mo dito sa diagram na ito. So, si F1 at saka si F2, that is the band frequency. Okay? So, kapag sa mga problem, pinakompute nyo what are the band frequency. So, ibig sabihin, ang pinakocompute sa'yo doon ay si F1 at saka si F2. Okay? So, yung nasa pagitan ng dalawang band frequency na yun ay yung resonant frequency mo. Okay? And yung haba ng band frequency mo, ang tawag mo doon ay bandwidth. Okay?
Okay, these are the formula that you're going to use kapag nagsosolve ka ng series resonant RLC. Okay, so this condition is used kapag itong F1 at saka F2 na to ginagamit kapag ang quality factor mo is less than 10. Okay, so always remember that. So this is a formula that you're going to use kapag ang quality factor ay less than 10. Okay, so dito sa mga graph na nakikita nyo dito, yan, sabi natin kapag series resonant RLC, ang impedance ay mababa. So ibig sabihin, habang tumatarik yung signal mo, lumiliit yung resistance mo. Okay? So ibig sabihin, habang lumalapad naman ang signal mo, lumalaki ang impedance mo. Okay? So ibig sabihin, habang tumatarik siya, ang quality factor mo ay mataas, ang selectivity mo ay mataas, pero mababa ang resistance mo. Okay? Kasi sabi natin, kapag series resonance circuit, ang impedance ay equal sa R. So ibig sabihin, kapag mababa ang resistance mo, mababa din ang impedance mo. So, nangyayari lang yon kapag ang quality factor ay mataas. Okay? So, the formula, in order for you to get the bandwidth, okay, is equal to F2 minus F1 or equal to R over 2 pi L. Another formula for bandwidth is the resonant frequency over the quality factor, okay, ng series RLC. And the power ng half power frequency mo is equal to 1/2 ng maximum power. Okay? So, the formula, in order for you to get the band frequency, ang F1 mo is equal to 1 over 2 pi quantity negative R over 2L plus 1/2 times the quantity and square root of R over L quantity squared plus 4 over LC. At ang F2 mo naman, ang formula is equal to 1 over 2 pi times the quantity of R over 2L plus 1/2 times the quantity and square root of R over L quantity squared plus 4 over LC. Okay? So, this formula is used kapag ang quality factor is less than 10. Okay? Okay, another term is the fractional bandwidth. Ang fractional bandwidth, that is the ratio ng band frequency and resonant frequency. Okay, ito yun. Ratio ng band frequency at saka resonant frequency. Ang tawag mo dun ay fractional bandwidth. Okay? Ang fractional bandwidth is equal to F2 minus F1 over the resonant frequency is equal to 1 over QS. Okay? So, this is the fractional bandwidth. Okay? So, another formula that you're going to use, ito naman ginagamit kapag ang quality factor mo ay greater than 10. Okay? Sa series RLC. So, kanina yung formula pinakita sa inyo, yun naman ang ginagamit kapag ang quality factor is less than 10. Okay? So, the formula, para makuha mo yung band frequency o cut-off frequency o half power frequency, ito yan. Okay? So, si F1, that is equal to the resonant frequency minus bandwidth over 2. Ang F2 mo naman, that is equal to resonant frequency plus bandwidth over 2. Okay? So, ito, na-define na sa inyo to kanina dun sa graph. Okay? Okay, another key points para sa series resonant RLC. So, sabi niya, sa number 1, ang voltage across kay capacitor at voltage across kay inductor ay nasa maximum values o malapit sa resonance kapag nakadepende ito sa value ng quality factor. Okay? So, ibig sabihin, habang lumalapit yung B sub C mo tsaka B sub L mo dun sa pinaka-peak, nagiging resistive pagdating nasa peak eh. So, kaya sinabi niya dito sa 3, both BRN ay peak at the resonant frequency have the same shape kasi in phase na siya pag nandito. So, nakadepende ang value ng B sub C mo tsaka B sub L mo depende dun sa quality factor. Kasi habang bumubuka yung signal mo, lumalaki yung mga value ng bawat isa na to nung voltage across dun sa capacitor and inductor mo. Okay? So, sabi niya sa 2, at very low frequency, ang B sub C mo daw ay malapit
sa value ng source voltage mo. At ang BL mo ay malapit naman sa value na 0 volts. At kapag mataas naman ang frequency mo, ang B sa BL mo naman ang mas lumalapit sa value ng input voltage mo, at ang B sub C mo naman ang lumalapit sa value ng 0 volts. Okay? So, these are the things that you need to understand para kapag sumasagot ka ng problem, na alam mo kung tama yung mga value na kukuha mo. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic ng series Resonant RLC. So, sa problem number 1, sa part A, for the series resonant circuit shown, find I, B sub R, B sub L, and B sub C at resonance. So, sa part B, what is the quality factor of the circuit? And sa part C, if the resonant frequency is 5,000 Hz, find the bandwidth. And sa part D, what is the power dissipated in the circuit at the half power frequency? Okay, so these are the variables that pinapahanap sa atin dito sa circuit diagram na ibinigay na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So sa part A, ang tinatanong ay current, voltage across KR, voltage across KL, at saka voltage across KC at resonance. So, sabi natin kapag nasa resonance ka, dapat ang impedance mo ay equal sa resistance mo. Okay? Kasi ang X sub L mo should be equal to X sub C. So, ang C sub TS mo is equal to 2 ohm. Okay? So, in order for us to get the total current, that is equal to the total voltage over the impedance. So, that is 10 volts, 0 degree over 2 ohm, 0 degree. That will give you an answer of 5 ampere, 0 degree. Okay? So, since ako na natin si I, makukumpute na natin si yung mga voltage across sa bawat component. So, to get B sub R, that is equal to current times the C sub R, ang lalabas pa rin sa iyo dun ay equal dun sa input voltage mo, which is 10 volts, 0 degree. Okay? Kasi kapag inalisa mo, kahit hindi mo rin siya kumpitin, kapag nasa resonance, ang natitira lang sa circuit mo ay yung resistive part ng circuito. So, ibig sabihin, the voltage across there should be equal to the input voltage mo. Okay? So, kahit kumpitin mo din, parehas din yung sagot. Kasi 2 times ng 5, that is 10. Okay? And then, the angle is 0 degree. Okay? So, in order for us to get BL, that is the current times C sub L. Okay? So, that is 5 ampere, 0 degree, times the value ng C sub L mo, that is 90 degree. So, ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 50 volts, 90 degree. Okay? So, para naman kay B sub C, that is I times C sub C. Okay? So, that is 5 ampere, 0 degree, and then the C sub C is equal to 10, negative 90 degree. Okay? So, ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 50 volts, negative 90 degree. Okay? So, in order for us to get the quality factor, that formula we're going to use is X sub L over R. So, ang X sub L mo, that is 10 over R, which is 2. So, that is equal to 5. Okay? So, para makumpute natin ang bandwidth, okay, the formula is F sub 2 minus F sub 1. So, kung mapapansin mo, there's another formula dahil the quality factor is less than 10. So, may formula pa din na pwede mong gamitin. Ang imbis na kuhanin mo yung band frequency mo, there's an easy way para makompute mo yung bandwidth. That is equal to the series resonant frequency over the quality factor. So, that is 5,000 Hz. Okay? Kasi binigay niya dun sa part C na resonant frequency ay 5,000 Hz. So, 5,000 Hz over the quality factor na na-compute mo, that is 5. So, ang lalabas sa sagot sa iyo dun ay 1,000 Hz. Okay? So, para naman makompute natin yung half power frequency power, that is equal to the 1/2 ng maximum power. So, ang pwede mong gamitin formula ay 1/2 I squared maximum current times the resistance. Or, pwede mo rin gamitin 1/2 B squared over R. The same answer din yung makukuha mong sagot. Okay? So, 1/2 times the current na nakuha mo, that is 5 ampere quantity squared times the value ng resistor mo, that is 2 ohm, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 25 watts. Okay?
Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, the bandwidth of a series resonant circuit is 400 Hz. So, sa part A, if the resonant frequency is 4000 Hz, what is the value of quality factor? And sa B, if R is 10 ohm, what is the value of X sub L at resonance? And sa part C, find the inductance L and the capacitance C of the circuit. So, ang given lang na ibinigay sa atin ay bandwidth, which is 400 Hz. Okay? So, sa part A, kapag daw ang resonant frequency or F sub S is 4000 Hz, ano daw ang quality factor? At sa part B naman, kung ang binigay na value ng R is 10 ohm, ano daw ang value ng inductive reactance natin? At sa part C, ano daw ang value ng inductor at saka capacitor ng sirkuito na yan? Okay? Okay, let's answer this problem. So, sa part A, ang pinakocompute ay quality factor. So, ang given lang ay bandwidth at saka resonant frequency. So, in order for us to get the quality factor, sabi natin ang formula ng bandwidth is equal to resonant frequency over the quality factor. So, para makuha natin si quality factor, we cross multiply this variable. Ang Q sub S is equal to F sub S over the bandwidth. So, we substitute the data. Ang lalabas na value doon ay 4000 Hz over 400 Hz. So, the value ng Q sub S mo is equal to 10. Okay? So, in order for us to get the inductive reactance, kung ang R daw ay 10 ohm, ang formula na gagamitin natin ay ito. Okay? The quality factor is equal to X sub L over R. So, para makuha natin sa X sub L, that is equal to Q sub S times ng R. Okay? So, we substitute the data. Ang Q sub S mo is 10 and then the value of R is 10 ohm. So, ang lalabas sa iyo, ang inductive reactance mo is 100 ohm. Okay? So, in order for us to get the L and C, we're going to use the formula for the inductive reactance and capacitive reactance. So, ang X sub L mo, that is equal to 2 pi FL. So, ang L mo, kapag minanipulate mo itong formula na to, that will give you X sub L over 2 pi FS. Okay? Kasi nasa series resonant RLC yung condition na pinakukumpute na sa'yo, nasa resonance. So, we substitute the data, that is 100 ohm over 2 pi times 4000 Hz. That will give you an answer of 3.98 millihenry. Okay? So, sa capacitive reactance naman, in order for us to get the capacitor value, we will manipulate this formula. Ang magiging formula ng C mo is equal to 1 over 2 pi F sub S X sub C. Okay? So, that is equal to 1 over 2 pi times 4000 Hz times X sub C, that is 100 ohm. Okay? Kasi, kaya siya naging 100 ohm dahil ang X sub L mo ay equal sa X sub C mo kapag resonance. Okay? That is the condition. That's why we use the value ng X sub L mo na 100 ohm dito sa value ng X sub C mo. Okay? So, kapag in-evaluate mo itong term na ito, ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 0.398 microfarad. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 3, a series RLC circuit has a series resonant frequency of 12,000 Hz. Okay, so sa part A, if R is 5 ohm and if X sub L at resonance is 300 ohm, find the bandwidth. And sa B, find the cutoff frequency. Okay? Okay, let's answer this problem. So, sa part A, kapag ang R daw is 5 ohm and ang inductive reactance mo ay 300 ohm, hanapin daw natin yung bandwidth. Okay? The condition is in resonance. So, ang Q sub S natin, that is equal to X sub L over R. Okay? So, we substitute the data, that is 300 ohm over 5 ohm, which will give us 60. Okay? So, makukumpute na natin yung bandwidth because the formula ng bandwidth is BW is equal to the resonant frequency over the quality factor. So, we substitute the data na given at saka yung calculated data, that is 12,000 Hz over 60. That will give you a value of 200 Hz. Okay? So, since sa part B, find the cutoff frequency dahil dalawa yung formula ginagamit para makompute natin yung band frequency, cutoff frequency, o half power frequency, depende yun sa value ng Q. So, kapag
Q is less than 10, may formulang ginagamit. Kapag Q naman is greater than 10, may formula rin ginagamit. So, since na-compute natin quality factor is greater than 10, ang gagamitin natin formula ay ito. Okay? Yung F sub 1 mo, ang formula nun is F sub S minus ng bandwidth over 2. Okay? So, kaya kapag sinubstitute mo yung value na yon, ang lalabas sa sagot sa'yo dun ay 11,900 Hz. Or, kung ang gagawin mo naman, ang uunahin mong computation ay yung F sub 2. Ang F sub 2 is equal to the resonant frequency plus bandwidth over 2. So, we substitute the theta, that is 12,000 plus 100 Hz, because the bandwidth is 200 Hz over 2, that is 100 Hz. Okay? So, that will give you an answer of 12,100 Hz. Okay? So, since sabi natin, ang F sub 1, F sub 2 minus F sub 1 is equal to bandwidth. Diba? Ang formula ng bandwidth is equal to F sub 2. Okay. Okay. Minus ng F sub 1. Okay. So, ang F sub 1 mo magiging F sub 2 minus ng bandwidth. Okay? So, kaya ang kalalabasan nun, 12,100 minus ng 200, which will give you an answer of 11,900. Okay? So, I guess that's it. So, itong isang ginamit yung formula dito, baka nagtataka ka dahil hindi 12,100 yung nakita mo. Yung ginawa kong formula, yun yung dito, 12,100 minus 200, that is 11,900. The formula that was used here is yung F sub S, okay? So, that is 12,000 minus ng bandwidth over 2. So, ang bandwidth mo, that is 200 over 2, that is 100 Hz. That's why, pares din yung sagot na lalabas sa'yo, which is 11,900. So, bahala ka kung anong mas madaling formula ang mas okay sa'yo. Parehas lang din naman yung sagot na lalabas. Okay? Okay, let us discuss parallel resonance circuit. So, nagkakaroon ng parallel resonance kapag ang current at applied voltage ay in phase, kung saan ang inductor at capacitor ay connected in parallel. So, ibig sabihin, ang circuit impedance is purely resistive dahil in phase ang voltage and current mo. So, ang impedance mo sa connection na ito ay napakataas dahil yung ratio ng L over C is malaki. So, sa parallel resonance, ang value ng circuit current ay maliit dahil malaki ang impedance. Yung current na dumadaloy sa capacitor at saka sa coil ay mas mataas kaysa sa line current dahil ang impedance sa bawat branch ay mababa kaysa sa circuit impedance. Okay? So, this is the simple circuit na parallel resonance circuit mo, naka-parallel si R, L, at saka si C mo. Okay? So, that is R, X sub L, and X sub C. So, sabi natin, ang baterya o ang current mo, yung mga current source mo o voltage source mo ay may mga internal resistances. Pati din yung inductor mo, there is an internal resistance. So, ito yung sample na circuit na naka-attach dito sa X sub L mo. So, that is your X sub L at saka internal resistance nung coil na yon. So, kung mapapansin mo, kung babalik ka dun sa topic ng series parallel at saka series parallel AC circuit mo, pwede mo i-convert yung series connection na to into a parallel connection. Okay? So, ito yung formula na ginagamit na yan. Okay? Yan. Para makuha mo si R at saka si X sub L kapag pinarallel conversion mo itong series connection na ito. The formula para makuha mo yung RP, yung equivalent niya in parallel connection, that is equal to RL squared plus X sub L squared over RL. Tapos ang
except LP mo naman, yung nasa parallel connection niya na, na converted, ang formula nun ay magiging RL squared plus X sub L squared over X sub L. Okay? So, kapag na-convert mo na yung series connection niyan into parallel connection, ito na yung kalalabasan ng circuit mo. Nakaparallel na yung internal resistance ng inductor mo. Okay? So, ito siya. So, para makuha mo yung total resistance, ipaparallel mo si internal resistance ng source mo at saka nung RP mo to get the total resistance ng buong parallel circuit na ito. Okay? So, these are the formula that you're going to use para sa parallel resonant circuit. So, kailangan naka-unity power factor kasi kailangan para masabi natin nasa resonance siya, dapat resistive yung circuit mo. Okay? So, para makompute mo yung X sub C mo, the formula is IRL squared plus X sub L squared over X sub L. Okay? So, kaya siya ganyan yung formula, the same formula na nakita mo kanina because X sub L and X sub C is equal kapag resonance. Okay? So, in order for you to get the parallel resonance frequency, ito yan, F sub P. So, kaya kanina, doon sa circuit natin kanina sa ibabaw, sa naunang slide dito, ang F sub S mo, ang ibig sabihin, series resonant frequency. Ang F sub P mo naman, ang ibig sabihin, parallel resonant frequency. Okay? The formula is equal to 1 over 2 pi square root of LC times the quantity ng square root of 1 minus RL squared C over L. Okay? So, kung mapapansin mo, itong term na to, this is the formula ng series resonant frequency. So, kaya ito pa yung pwede mong maging formula. That is, F sub P is equal to F sub S times the quantity ng square root ng 1 minus RL squared C over L. Okay? So, this is the general format ng admittance dito sa topic na to. So, ang Y sub T mo, that is equal to 1 over R plus J, quantity 1 over X sub C minus 1 over X sub L. Okay? Okay, let us discuss maximum impedance. So, para ma-compute mo yung maximum impedance, nag-occur lang ang maximum impedance sa maximum frequency. Okay? So, sabi natin, sa mga naunang discussion dito sa parallel resonance circuit, kapag very stiff ang signal mo, mataas ang quality factor mo, mataas din ang impedance mo. So, pagdating sa signal, let us say, okay, yan. Itong point na ito, dyan, sa pinaka-peak na yan, dapat dyan mo masusukat yung maximum impedance mo. Okay? So, yung point na yan, ang intersection na tinatamaan yan ay yung frequency ng parallel resonant frequency mo. Okay? Pero, meron tayong F sub M. Kasi, pagdating dito sa point na ito, ang impedance ay bumababa ng kaunti lang dahil sa epekto ng internal resistance ng inductor mo. So, kaya, kung gusto mo makompute yung maximum impedance na yun, kailangan mo mahanap yung maximum frequency. At yung maximum frequency na yun ay malapit dun sa value ng resonant frequency ng parallel circuit mo. Okay? Somewhere dito sa mga point na yan. Okay? Diyan. Malapit-lapit doon. Doon mo makukompute yung maximum impedance na yan. Okay? Kasi pagdating doon sa resonant frequency sa parallel circuit mo, pagdating doon, bumababa ng kaunti lang yung maximum impedance. So, hindi yun yung pinaka-maximum na impedance na masusukat mo. Masusukat mo ang maximum impedance bago siya makarating doon sa resonant frequency doon sa parallel circuit na yan. Okay? So, in order for us to get the maximum frequency, kasi yun ang kailangan natin, dahil yun ang magsasabi na dun sa frequency na yun, ang impedance mo ay maximum. Okay? So, ang F sub M mo is equal to the resonant frequency times the square root of 1 minus 1/4 quantity RL squared C over L. Okay? So, ito yung mga kailangan mong tandaan sa parallel resonant circuit. Ang series resonant frequency mo is greater than the maximum frequency and maximum frequency mo is greater than the
parallel resonant frequency, ma'am. Okay, so in order for you to get the maximum impedance, okay, so ito yun, si R mo ay nakaparallel dun sa inductive reactance mo and nakaparallel din dun sa capacitive reactance mo. Okay? So, these are the condition that is set para makuha mo yung maximum impedance sa parallel resonance circuit. Okay? Okay, let's discuss about selectivity. So, alam nyo na yung selectivity kanina, you just have to choose high or low. So, kapag high ang selectivity mo, mataas ang Q mo. So, kapag low selectivity naman ang pinili mo, ang quality factor mo ay mababa. Okay? So, nakadepende ang value ng impedance mo dahil ang impedance mo ay equal sa R. So, yung R mo, nakadepende yung sa ratio ng L at saka C. Okay? So, kapag ang ratio ng L and C mo ay maliit, nagiging stiff yung signal mo. Okay? So, kung nagiging stiff siya, tumataas yung value ng R mo. So, kapag ang ratio naman ng L and C mo ay malaki, lumalapad yung signal mo at yung R mo ay bumababa. Okay? So, yun yung mga kailangan yung tandaan para dito sa topic na to. Kailangan bumubuka yung signal at kailan nagiging stiff yung signal. Depende yun doon sa mga variable na kaakibat kung ba't nagiging ganun yung signal niya. Okay? So, ito yung mga formula na kailangan yung kabisaduhin para magamit nyo sa pag-solve ng mga problem dito sa topic ng parallel, resonant, RLC. Okay? So, si B sub C, that is equal to B sub P, which is the parallel voltage, dahil naka-parallel connection ng RLC mo dito, that is equal to I times the total impedance. Okay? So, para naman makumpit mo yung quality factor, ang quality factor sa parallel connection is equal to R over the X sub L, parallel. Okay, yung converted na circuit kanina, hindi ito yung X sub L na nakasiris yung internal resistance niya. Ito yung X sub LP na formula na kinonvert mo yung series connection ng X sub L mo at saka yung internal resistance niya into a parallel connection. Okay, so ingat kayo doon kasi iba-iba yung mga formula ginagamit dito kaya may mga subscription ginagamit. Okay? So, in order for you to get R, sabi natin, ang R mo is equal to the internal parallel connection ng R sub S mo at saka ng R sub P mo, yung converted na internal resistance ng inductor mo. Okay? Over, that is X sub LP. Okay? So, another formula, that is equal to yung equivalent ng parallel connection ng RS mo at saka ng RP mo over X sub C. Okay? The same lang yung formula dito because X sub L and X sub C should be equal. Okay? Kasi nasa resonance sila. So, another formula, okay? Ang Q sub P mo is equal to X sub L. This is the value ng X sub L mo sa circuit na. Itong isa, yan yung value ng X sub L mo kapag kinonvert mo siya into a parallel connection. Okay? So, X sub L over R sub L. Okay? Or, that is equal to the quality factor ng inductor mo. Okay? So, in order for you to get the band frequencies, so, si F1 at saka si F2, these are the formula that you're going to use. Okay? So, that is F1 is equal to 1 over 4 pi C quanti 1 over R minus square root of 1 over R squared plus 4 C over L. Okay? So, papalitan mo lang ng sign plus kapag F2 naman. Okay? So, another one, in order for you to get the bandwidth is equal to F2 minus F1 or that is equal to the parallel resonant frequency over the quality factor ng parallel. Okay? So, itong formula na to, kailangan mo ma-satisfy mo itong condition na to bago mo magamit itong formula na ito. Okay? Yan. Kailangan, ang R sub S mo is greater than the resistance nung internal resistance ng inductor mo na naka-parallel converted circuit. Okay? So, this formula,
issues, ito, yung F1, F2 mo na to, ginagamit yan kapag ang Q mo is less than 10. Okay? So, ito naman, yung buong formula na kailangan mong kabisaduhin, napakarami niya at marami din siyang mga condition na kaakibat bago mo magamit yung mga formula na to. Ginagamit lahat itong formula na to kapag ang Q sub L mo is greater than 10. Okay? So, you just have to read all of this formula and understand how the formula is being used sa bawat problem. Basta, ang kailangan mo lang tandaan, itong buong formula na to ay ginagamit lang kapag ang quality factor ng inductor mo is greater than 10. Okay? Okay, another set of formula na nakatabulated na siya para mas madali kahit papaano. So, ito, yung nasa unang column, any value ng Q sub L mo, pwede mong gamitin lahat itong formula na to para dito sa mga term na ito. Okay? So, ito, yung F sub P mo, itong formula niya kapag any value ng Q sub L mo. Okay? So, sa column 2 naman, ito naman yung mga formula ang gagamitin mo para dito sa mga term na to kapag ang Q sub L mo is greater than 10. Okay? Sa column 3 naman, itong mga formula na to ang gagamitin mo kapag ang Q sub L mo is greater than or equal to 10 at ang R sa best mo is greater than the Q sub L squared RL. Okay? So, kailangan ma-met mo itong condition na to bago mo magamit itong mga formula na to sa mga term na ito. Okay? So, these are the conditions. Okay? Kaya napakatrabaho nitong topic na to kasi napakaraming formula ang kailangan kabisaduhin. Kasi kapag sa mga problem, minsan nawawala po yung mga simpleng variable lang. Tapos sa dami ng mga formula ang kailangan mong halungkatin, malilito ka. So, kailangan matatas ang memorization ng utak mo para masagutan mo yung mga problem nito sa mga exam pagdating sa topic ng resonance kasi napakarami talagang formula. Okay? So, here are the key points pag nagsasagot ka ng parallel resonant network. So, sa number 1, sinasabi niya ang F sub S mo, F sub M mo, F sub P mo, lahat ng sagot na makukuha mo ay halos magkakadikit. Okay? So, sa 2 naman, sinasabi niya sa'yo, kailangan hanapin mo muna yung value ng quality factor ng L mo, kung greater than 10 ba siya o less than 10, para malaman mo kung anong formula ang gagamitin mo. Okay? Ganon din sa part 3. Okay? So, kung ang QL mo is less than 10, so, nakadepende din yung mga formula ang gagamitin mo kasi bawat quality factor, kung greater than 10 o less than 10, may kanya-kanyang formula ang ginagamit. Okay? Okay, let's solve some problems regarding this topic para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung mga formula sa parallel resonant network. So, sa problem number 1, given the parallel network in the figure shown composed of ideal elements, sa part A, determine the resonant frequency FP, sa part B, find the total impedance at resonance, and sa part C, calculate the quality factor, bandwidth, and cutoff frequency F1 and F2 of the system. Sa part D, find the voltage BL at resonance. And sa part E, determine the current IL and IC at resonance. Okay, so these are the variables na pinapahanap sa atin para dito sa circuit diagram na ibinigay na ito. Okay? Okay, let's solve this problem. So, sa part A, yung tinatanong ay resonant frequency sa parallel connection na ito. So, the formula that we're going to use is F sub P is equal to F sub S, okay, which is equal to 1 over 2 pi square root ng LC. Okay? So, that is equal to 1 over 2 pi quantity square root ng 1 millihenry times 1 microfarad. So, pag in-evaluate mo yung term na yan, ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 5.03 kHz. Okay? So, magtataka ka, bakit ang resonant frequency sa parallel ay equal dun sa resonant frequency ng series? It's because ang RL mo ay 0. So, kapag ang RL mo ay 0, ibig sabihin ang
quality factor mo sa sub-L mo ay sobrang laki. Ibig sabihin halos nasa infinity na. That is the reason kapag nandun ka sa point na yun, yung nandun sa may slide na maraming formula, may condition doon na kapag ang Q sub-L mo ay infinity, the resonant frequency ng parallel mo ay equal doon sa resonant frequency ng series connection. Okay, that's why ito yung formula ang ginamit natin. Okay? So, kasi kung mapapansin mo dito sa circuit na to, walang ibinigay na internal resistance ng inductor na to. So, ibig sabihin, you're going to neglect it o disregard the computation kasi kahit anong gawin mo, hindi mo makukompute yung RL na yan. Okay? So, sa part B, sabi niya, find the total impedance at resonance. So, ibig sabihin, we're going to get the result nitong parallel connection nitong tatlong component na ito. So, si CL ay nakaparallel kay CC at nakaparallel din kay CR. Okay? So, ipaparallel muna natin si CL at saka si CC. So, ang pag nakuha mo yung sagot doon, tsaka mo naman siya iparallel kay R. Okay? So, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 10 kilo ohm. Okay? So, bakit naging 10 kilo ohm pag pinararel mo siya? It's because at resonance, okay? Dahil sinabi niya dito, at resonance, ang X sub L mo, okay, ay equal sa X sub C mo. Okay? So, ibig sabihin, ang matitira lang sa circuit mo ay itong resistor na lang na to, which is resistive. So, ibig sabihin, ang total impedance mo should be equal to this value ng resistor na ito. That's why the value ng safety mo is equal to 10 kilo ohm, which is the value ng R sub S mo. Okay? So, mamaya, mag-isip ka, compute ka ng compute, kinumpute mo pa yung CL nito, CC nito. Okay? So, ang makukumpute mo doon, yung total impedance, hindi sa resonance. Okay? Kasi you have to makamagkamali ka ng value ng resonant frequency na gamitin. Pero kapag itong value ng resonant frequency na ito ang ginamit mo dun sa formula na ito, you will arrive on the same answer, which is 10 kilo ohm, because the C sub L and C sub C will cancel out during the computation kapag kinocompute mo na siya. Okay? Okay, sa part C naman, pinaka-calculate ay quality factor, bandwidth, at cutoff frequency, which is F1 and F2. Okay? So, in order for us to get the quality factor, the formula that we're going to use is RS over X sub LP, or that is equal to RS over 2 pi FPL. Okay? Because at resonance yung pinaku-compute. So, we substitute the data. Ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay, so, that is 10 kilo ohm over 2 pi times 5.03 kilohertz times 1 millihenry. Ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 316.41. Okay? So, in order for us to get the bandwidth, the formula is F sub P over Q sub P. So, we substitute the data, that is 5.03 kHz over the calculated value ng quality factor, that is 316.41. So, ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 15.9 Hz. Okay? So, in order for us to get the band frequency or the cutoff frequency, the formula that we're going to use for F1 and F2 are ito. Okay? So, that is F1 is equal to 1 over 4 pi C quantity 1 over R minus square root of 1 over R squared plus 4 C over L. So, we substitute the data that will give you 1 over 4 pi times 1 microfarad quantity 1 over 10 kilo ohm minus square root of 1 over 10 kilo ohm quantity squared plus 4 times the capacitor, which is 1 microfarad over 1 millihenry. So, pag in-evaluate mo yung term na yan, ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 5.025 kilohertz. Okay? So, kapag sinapshoot mo din itong buong term na to, tapos i-add mo lang siya, ang makukuha mo namang value ng F sub 2 mo is equal to 5.041 kHz. Okay? So, in order for us to get sa part D, the voltage across kay C, that is the voltage across kay R. Kasi kapag nakuha mo lang yung voltahe across dito, equal na lahat yan dito sa parallel branches na ito. Okay? So, ang B sub C mo is equal to I times the total impedance mo. So, that is 10 milliampere times 10 kilo ohm. That will give you 100 volts. Okay? So, ibig sabihin, the voltage across kay C is 100 volts. So, in order for us to get the
ILNIC sa part A, the formula is B sub L over X sub L and B sub C over X sub C. Okay? So, that is equal to B sub C over 2 pi F sub PL, that is equal to 100 volts over 2 pi times 5.03 kHz times 1 mH. Ang lalabas sa sagot sa inyo ay 100 volts over 31.6 ohm, which will give you an answer of 3.16 ampere. So, the same value para kay IC because X sub L is equal to X sub C. Okay? So, that is the reason bakit ang sagot din na nakuha mo ay parehas lang because nasa resonance sila. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2 for the power resonance circuit in the figure shown, RS is equal to infinity. Okay, so part A, determine FS, FM, and FP and compare their levels. So, pinapahanap ang series resonant frequency, the maximum frequency, and the parallel resonant frequency. Sa part B, calculate the maximum impedance and the magnitude of the voltage BC at maximum frequency. Okay, so sa C, determine the quality factor QP. And sa D, calculate the bandwidth. And sa part A, compare the above result with those obtained using the equation associated with Q sub L is greater than 10. Okay? So, ito yung mga variable na pinapahanap sa atin sa given circuit na ito. Okay? So, kung mapapansin mo, binigyan ka ng internal resistance ng inductor. So, ibig sabihin, kailangan gamitin mo yung formulang ibinigay sa'yo na kailangan i-convert mo tong series connection na to into a parallel connection bago mo makuha tong safety na to. Okay? Okay, let's solve this problem. So, sa part A, pinapahanap sa F sub S, sa maximum frequency, at saka parallel resonant frequency. So, let us calculate first si series resonant frequency, that is F sub S. So, the formula that we're going to use is F sub S is equal to 1 over 2 pi square root of LC. So, that is equal to 1 over 2 pi times the square root of 0.3 mH times 100 nanofarad. So, pag in-evaluate mo yung term na yun, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 29.06 kHz. Okay? So, in order for us to get the maximum frequency, the formula is F sub S times the quantity ng square root of 1 minus 1/4 times RL squared C over L. Okay? So, we substitute the given data dito sa formula na to. Ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay equal to 29.06 kHz times the square root of 1 minus 1/4 times 20 squared 100 nanofarad over 0.3 mH. So, pag in-evaluate mo yung buong term na yan, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 28.58 kHz. Okay? So, in order for us to get the parallel resonant frequency, F sub P is equal to F sub S square root of 1 minus RL squared C over L. So, we substitute the data, that is 29.06 kHz times the square root of 1 minus 20 squared 100 nanofarad over 0.3 mH. So, lalabas sa sagot sa dyan ay 27.06 kHz. Okay? So, kung mapapansin mo, yung tatlong data ay halos magkakadikit. Okay? So, yan yung binigay na clue sa atin dun sa topic na to. Kung pag nagko-compute ka ng F sub S, F sub M, at saka F sub P, yan yung mga condition na halos yung tatlong frequency daw na yun ay magkakalapit. Okay? Okay, so part B, pinakocompute yung maximum impedance and the voltage across kay C. Okay. So, ang condition, in order for you to get the total impedance or the maximum impedance, dapat yung C sub L mo ay iparallel mo sa C sub C mo. Okay? At ang F mo is equal to the maximum frequency. So, we have to get the X sub L first because ang binigay sa atin dito ay inductor, which is 0.3 mH at saka ang capacitor natin is 100 nanofarad. So, we have to get the reactances first kasi ang binigay ay value ng L at saka C. Okay? So, ang X sub L mo, that is equal to 2 pi FML, that is equal to 2 pi times the maximum frequency na nakuha natin sa part A, that is 28.58 kHz, times 0.3 mH, which is equal to 53.87 ohm. Okay?
So ingat ka dito, kasi itong condition na to, maximum impedance, so sabi natin nakukuha mo maximum impedance kapag nasa maximum frequency ka. Okay? So ingat ka sa paggamit ng mga frequency, kasi tatlo yung frequency na kukumpit dito sa topic na to, that is the series resonant frequency, the maximum frequency, at saka parallel resonant frequency. Okay? So in order for us to get naman x sub c, that is equal to 1 over 2 pi f sub m c. Okay? So we substitute the data, that is 1 over 2 pi times 28.58 kilohertz times 100 nanofarad. So ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 55.69 ohm. So bago natin makuha yung total impedance, kuhanin muna natin yung general format nitong impedance ng CL mo. So that will be RL plus J X sub L. Okay? So kaya ang kalalabasan nun, 20 plus J nung nakuha mong X sub L mo, that is 53.87. So we convert this rectangular form sa polar form. Ang lalabas sa sagot sa iyo dun ay 57.46 ohm. Ang phase angle ay 69.63 degree. Okay, so pwede na natin siya i-parallel kay C sub C. So pag pinarallel mo, that will be CT, okay? Formula lang gagamitin mo ay CL, okay, times ng CC, okay, over CL plus CC, okay? So we substitute this data dito sa formula na ito, ang lalabas sa sagot sa iyo ay 57.46 ohm, 69.60 degree times 55.69 ohm, negative 90 degree, okay, over 20 plus J 53.87, ito yon yung rectangular form ng CL mo, minus ng J 55.69 ohm. Okay, kasi ito, ang polar form nito is 55.69 negative 90. Ito yan. Tapos, ang rectangular form naman niya ay negative J, 55.69. Okay? So, pag in-evaluate mo itong buong term na ito, ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 159.34, and then the phase angle is negative 15.17 degree. Okay? So, in order for us to get the B sub C, the formula is I times the total impedance. Okay? Kasi yung voltage dito is just the same as the voltage across there. So, substitute the data, that is 2 milliampere, okay, times 159.34. Ito, yung magnitude lang ang gagamitin mo, and then the magnitude ng current mo. So, ang lalabas sa voltage sa iyo doon ay 318.68 millivolts. Okay? Okay, so part C, sabi niya, RS is equal to infinity. So, therefore, para makuha mo yung quality factor sa part C, the formula that we're going to use is the parallel equivalent ng RS sa RP over XLP, or that is equal to RP over XLP, which is equal to Q sub L, or that is also equal to X sub L over R sub L. Okay? So, ang X sub L mo, that is 2 pi times 27.06 kilohertz times 0.3 millihenry over 20 ohm. Okay? This is the value ng X sub L mo, that is 2 pi FL. Okay? Itong 27.06 kilohertz na to, this is the value ng F sub P mo, kasi nasa resonance yung pinakukumpute niya dito. Okay? So, kaya pag in-evaluate mo itong term na ito, lalabas sa iyo dyan ay 51 ohm over 20 ohm, and that will give you an answer of 2.55. Okay? So, in order for you to get the bandwidth formula is equal to the F sub P over Q sub P. So, ang F sub P mo, that is 27.06 kHz over 2.55, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 10.61 kHz. Okay? Okay, sa part E naman, pinakocompare lang yung mga resultang na-compute natin sa A, B, C, D. Okay? Kapag ang condition ng Q sub L is greater than 10. So, sabi, kapag ang Q sub L mo is greater than 10, ang maximum frequency mo is equal to the resonant frequency and also equal to the series resonant frequency, which is 29.06 kHz. Okay? So,
Ito yung gagamitin natin value sa pag-compute ng mga variable na kinompute natin mula kay A, B, C, at saka D. Okay? So, in order for us to get the QP, that is QL, that is 2 pi FS L over RL. Okay? So, we substitute the data, that is 2 pi times 2 times 29.06 kHz times 0.3 mH over 20. Ang lalabas sa'yo doon ay 2.74. So, ibig sabihin, ang quality factor, kapag ang greater, ang Q sub L mo is greater than 10, ang quality factor sa parallel resonance circuit mo ay mas mataas. Okay? Kasi ang nakuha natin kanina ay 2.55. Okay? So, ang CTP mo, okay, the impedance, that is QL squared RL. So, that is 2.74 squared times 20. Ang lalabas sa'yo doon ay 150.15 ohm 0 degree. At ang nakuha natin kanina doon ay 159.34 ohm negative 15.17 degree. So, mas mababa ang impedance natin pag ginamit natin na quality factor ay greater than 10. Okay? So, ang B sub C mo naman, that is I times ng C sub T mo, that is 2 mA times the total impedance mo na na-compute dito, that is 150.15, na lalabas sa sagot sa iyo doon ay 300.3 mV. So, mas mababa kasi mas mataas yung nakuha nating voltage across kay capacitor kanina dun sa ginamit nating para resonant frequency. So, in order for us to get the bandwidth, that is F sub P over Q sub P, that is 29.66 kHz over 2.74, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 10.61 kHz. Okay? So, halos parehas lang sila. So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!